Hello, magandang araw. Magandang araw mga masters, mga electronics tech vloggers, electronics technician. Sa aking kagrupo, magandang araw sa aking mga kaibigan muli, sa aking mga kaklase, especially kay Rosello Dungginis dyan, magandang araw kay Ma'am Richie Nalika, at saka sa iba ko pang mga kaklase sa GC ng Batch 1990. Magandang araw sa inyong lahat, sa kamag-anakan at mga pamangkin at kapatid ko. Magandang araw sa aking mga bagong friends sa YouTube, yung mga nag-subscribe at nag-comment, nagbibigay ng magandang comment sa aking mga uploads. Magandang araw at maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Muli, ito po si Andy Rabino TV Tech. Magbibigay naman ng kunting kalaman dito sa ating TV repair. So, itong aking gagawin ay wala naman trouble to. Yung trouble, walang trouble. Meron pala. yung complaint ng customer ay minsan, Korean TV ito, Samsung. Hindi nila maintindihan dahil Korean yung nakasulat na display. So, para hindi sila malito, dito ko na lang ilagay yung tatlo na ito, ipaparallel ko siya. Para kahit saan nila itusok yung audio-video cord ay lalabas lahat. Dahil ginagamit lang naman ito sa video key. Video lang naman yung kailangan, picture lang. Hindi naman kailangan yung sound. So, hindi ko papakialaman itong sound. Yung ipaparallel ko lang itong tatlong yellow na kulay. Para hindi sila malito. So, maiksing ano lang to, trabaho. I-upload ko lang dahil makabigay din ito ng kasiyahan sa ating mga manunood. So, ang pumasok ngayon ay dalawa. Yan yung isa. Close deal na yan. Tatapusin ko yan mamaya. Itong isang flat screen ay tapos na. Tsaka yung dalawang TV. Yari na yan. So, inihintay na lang nakunin. Okay, so dito tayo ngayon, babalik sa ating gagawin. Diyan lang kayo at ito ay aking tatanggalin. So ang technique natin, ang technique ko, para mabilis, lagi natin gagawin ganito. Lagyan natin ng bagong soldering lead yung ating tatanggalin. Dahil pag walang soldering lead na bago, medyo mahirap-hirap konti na sa pagtanggal. Kaya para mabilis tayo sa pagtanggal, lagyan natin ng bagong soldering lead. Okay? Ayan. Tapos ganyan. Okay. Naantala yung ating pagbibidyo, yung ating pag-record ng ating ginagawa. Yan oh, wala na. Wala na yung dalawang TV tsaka yung isang flat screen na kuha na nung customer natin. Saka ayos na yon. Close deal na yon, tapos na. Maraming salamat Lord sa yung binigay na biyaya. Okay? So balik tayo sa ating ginagawa. Medyo pinatayo ko muna siya ulit, tapos inimbitahan ko kayo magkape tayo dahil break time muna kasi pagod na tayo. Okay, yung ating gagawin, tinatanggal ko kanina na hinto yon dahil may dumating na customer, tapos kwento ko nga mga kunti, meron tayong customer na sumunod doon sa kumuha ng tatlong unit na ang sabi ay papagawa daw yung amplifier niya, tapos wala daw sira, papagawa lang, madali lang naman daw yun sabi nung customer. Eh nakapila dito sa misa ko ngayon dalawang TV, tapos nandun pa yung isang customer na kukuha ng kanyang unit.
sabi nung customer, eh, sabi ko, sige, eh, kung ano, iwan ka na lang ng number, kukontakin kita kung magawa ko na. Dahil kahit na hanggang mamaya, hating gabi, ay gagawin ko. Sabi ko, gabi-gabi ako nagpupuyat para gawin yung mga unit ng mga customer. Dahil gusto ko mabigay yung gusto nila na sa ila, pangailangan nila. Pero sabi ng ano, hindi mo ba pwedeng magawa to? Ngayon, sabi ko, sir, pasensya na at may nauna akong ginagawa. Oh, progress ako ngayon, nandito sa misa ko. Sabi niya, madali lang naman to. Wala naman to sira. Gumagana naman to. Kaso lang, sabi niya, umurong yung sakit ng USB port. Kaya hindi kami maka-play ng USB dahil umurong. Kaso lang binuksan ko kanina, sabi niya, binuksan ko kanina yan, hindi ko makuha kasi tatanggalin pa pala itong mga volume at sa mga ano, mga ibang mga selector. Yun nga sabi ko, wala nga sira yan, pero tatanggalin ko yan, di ba? Mic 1, mic 2, echo, tapos bus treble volume at saka balance, saka min volume. Yun yung tatanggalin ko. Eh, tapos front panel, tanggalin niya para isa uli. Sabi niya, hindi, wala naman itong sira. Gumagana naman ito. Ito lang yung umurong na USB ang ipaayos ko. Sabi ko ngayon nga, yung sinasabi mo na umurong, yun yung sira, natanggal. Kaya ibalik yan, pero i-dismantle yan. Eh, medyo may konti kaming ano. Ay, sabi niya, hindi mo pala magawa ngayon. Sabi ko, boss, sorry talaga, pero mamayang gabi, kahit hindi ko tutulugan yan. Sabi niya, kung hindi mo magawa, dalhin ko na lang pabalik. Ibabalik ko na lang kung bakante ka na. Sabi ko, sige sir, dalhin mo, okay lang. Pero hindi niya alam. Sa mahigit 3 dekada kong paggawa, katawang ko lang, hindi kaya gawin ang mga gagawin. Pinapahinga ko lang minsan, pero halos hindi ko talaga magawa lahat. Kasi isa lang sa 3 barangay or yung kanina nga, sa kabilang barangay pa yon sa city proper, nandito lang ako sa baryo. Tapos yung dumating kanina ito, nasa Kulasi Port ito, 3 barangay pa mula doon bago makarating sa akin, sa mga malalayo pa. May nagrekomenda daw ng customer dati na dito dalhin dahil ayos daw ang paggawa ko sa ginawa ko doon sa kanila. So hindi ko naman kasalanan yon na dito sila pumupunta. Kaso lang pagdating nila, gusto nila silang mauna palagi. Tapos sasabihin, maliit lang naman na trouble, wala namang sira. Kaya madali lang. So yun lang, experience lang. Binabahagi ko sana ay maunawaan kami ng aming mga customer, no? Na hindi naman bakal yung katawan namin. Hindi naman kami machine. Kahit machine nga minsan, nasisira din, nagpapahinga din. So kami din, kailangan din namin na magpahinga. At saka huwag naman kami sanang pressurein. Kasi yung technician minsan na pressure na stress, lalo na pag medyo suplado pa sang sa akin yung mga customer, eh, naiinis din tayo minsan. So pag ganun, sabi niya, daldalin niya na lang, babalik niya na lang pag nagbakante ako. Wala na akong pakialam doon, sorry. Pero kung ibabalik niya o hindi, wala na akong pakialam doon. Basta, sabi ko, i-ano ko lang, isingit ko lang pag magawa ko itong nauna. So yun lang, sana ay mapulutan ng aral ng ating mga kapwa-tik na sa hinabahaba ng panahon sa ating bilang technician tayo, iba't ibang klase ng customer yung mga kakasalubong natin. Kaya tayo nang bahala kung paano natin sila mapaliwanagan. Yun lang, so magpahinga muna ako ng sandali dahil mag-break time muna. Babalik na lang ako mamaya pagkatapos ko mag-kape. Okay mga palalabs, balik tayo. Ito yung positive na linya ng video. Tapos hanapin ko kung saan yung dito sa connection na ito, yung sa baba dahil itong ginagamit. Ang gusto lang ulitin ko, ang gusto ng customer ay itong 3 yellow na ito ay pagganahin natin.
paralel ko na lang para kung saan man siya tumusok ay may connection na. So hanapin ko muna itong sa baba dahil ito yung nakasit doon na DVD. So dito ako, ayan, kung inyong maririnig, nakabuzzer mode ako ngayon. Tapos ito wala, tusok ko siya dito. Ayan, ito siya. Tapos tusok ko dito sa pinakamataas. Dito siya, ayan. So ibig sabihin, yung sa baba na siya yung nakaswitch doon sa kanyang memory, sa kanyang program, ito yon. So puputulin ko yan dito, ang dalawa. Tapos pagsabayin ko sila papunta doon. Okay? So ibig sabihin, ito yung may linya na naka-set doon sa kanyang program. So ito lang ang gagamitin, isa. Pero dapat kahit saan niya ilagay yung kanyang input ay gagana na lahat yung tatlo para hindi na sila malito dahil Korean nga yung display na mga pangalan nito sa screen. So ito lang gagawin ko para mabilis, madami pa yung kwento sa paggawa. So ito lang puputulin, ulitin ko, putulin ko itong dalawa at ipagsabayin ko sila dito. Okay? Tinanggal ko pa siya kanina, no? Dapat hindi na lang, kasi minsan nawawalan tayo ng balance sa ating focus, nawawala tayo sa focus sa ating mga ginagawa kung anong tamang diskarte at mabilis, dahil nga sa minsan yung customer nagmamadali o habang gumagawa ka nagsasalita, kagaya ko ngayon habang gumagawa nagsasalita, parang ganun din yung customer. So hindi na ako makafocus sa aking ginagawa dahil nagsasalita yung customer. So balik ko lang yung ano, yung aking hininang, ay yung tinanggal pala kanina. Yan oh, yung aking paghinang oh. Sabi nila ayos daw akong maghinang oh. Yan. So balik ko ito. Parang better than factory daw, sabi. Hindi malaman kung nahinang o wala. Yan. Kung yung makita. So ipapakita ko pati yung paglinis ko para makita nyo na hininang ko yan at kung ano ang aking paghinang, kung masasabi ba na expert na ba yung naghinang o nag-aaral pa lang. Ayan, tingnan nyo yung paghinang ko kung ano yan, kung ayan o. Hindi lang makapag-focus yung ating yan. Ayos ba, mga master? Yan. Ipinagmamalaki ko yan ang bakas ng aking hinang. Paghinang lang at pagkwinto ay medyo may katagalan ha. Inabot na ng 2 minuto. Yun lang, hinang lang at kunting kwinto. Yan. Tanggalin ko lang ito. Ayan o. Ayan. Tapos. Ayun. Ayan. Tapos. Ayan. See? Ayan. Tapos. Ating i-check kung may connection pa rin. Tignan natin. Baka out at in magkasalubong. So ayan, ating i-check ano, ayan o, ayan tumutunog, check natin, ayan tumunog dito, wala na, dito meron, dito wala, tapos itong isa dito meron, dito wala, dito meron, dito wala. So safe, ayos na, na putol na natin ng ano, maigi. Oh, yan na, nahinang ko na. Tapos ko na siyang mahinang. So ayusin na lang natin. A few moments later. Okay, tuloy tayo. Yan na. Lagyan na natin. Yan. Testing natin siya sa ano. Dito sa muna sa baba. Yan, testing sa baba. Tapos tingnan natin kung may tao na. Yan, naka
DVD na, pinta na. Open natin muli yung DVD. Iwan natin. Ano ko siya? Yan, meron ng signal. Tapos ilipat natin dito sa gitna. Yan, lipat sa gitna. Tignan natin. Walang tao. Ayan, nawawala. So, lipat tayo dito sa taas. Ano? Taas. Yan. Yan, may tao rin. May signal. So, kahit saan niya ilagay, meron ng picture. Hindi na siya mag linlangan kung saan pa dahil Koreano yung ano. Pukus-pukus ka naman. Kapangit na nga ng cameraman. Kapangit pa ng picture, oh. Hindi nagpupukus, eh. O, yan, oh. Yan, sa baba. Tapos, yon, may tao. May tao, may signal. Tapos, sa gitna. Ulit, ha. Inulit ko lang. Yan, may signal ulit. Lipat natin sa taas. Yan. Yan, may signal. So, ibig sabihin, okay na. So, tatakpan ko na lang itong TV at i-message ko yung may-ari na pwede nang kunin dahil minamadali ito dahil ginagamit ito sa video key. So, hanggang dito na lang yung video ko. Sana nagustuhan nyo ang video ko kahit ganun lang ginawa ko at napapahaba pa dahil nga napuputol-putol pa nga dahil may mga customer. So, thank you very much sa lahat. Thanks for watching. Bye-bye.